Hi guys, welcome back to my YouTube channel. For today's video, andito na naman tayo let for another reaction vlog kung saan alam naman natin na ang Pilipinas ay isa sa pinakamaganda at pinakamaraming likas-yaman sa buong mundo. Ngayon, alam naman natin na ang probinsya dito sa ating bansa ay may mga kanya-kanyang kasaysayan, reliyon, at mga tradisyon. Ngayon, samahan niyo naman ako na panoorin at mamangha sa kanilang likas-yaman dito sa ating bansa. Tara, samahan niyo ako, panoorin natin ito. Batanes Islands. Okay. Wow. Yung Batanes Island parang ano yun, eh? parang Greenland or Switzerland, diba? Mga ganun. Ganun yung klase ng probinsya na to. Kasi sobrang ano niya, hindi lang siya sa ano, talagang buhay na buhay yung mga kabunduhan nila. Sobrang napaka-greenish, handang pa talagang ano, marami pa talagang mga likas-yaman sa kanila talaga na hindi nagagalaw. Ayun na maganda sa Batanes kasi pinipreserve talaga nila kung ano yung meron sila. Kaya sobrang ganda talaga ng Batanes. Ang Batanes ay matatagpuan sa pinakadulo ng Cagayan, Busa, malapit na sa Taiwan. Nice. Diba? Para ka talaga ng ibang bansa eh, kapag pumunta ka dyan. Sana makapunta ako dyan. Weather na. Hindi mo na kailangan talaga mag-travel sa ibang bansa, diba? Kasi dito pa lang sa atin, dami na talaga pwede puntahan. Sobrang greenish talaga ng ano nila, ng mga kabundukan talaga nila. Talagang buhay na buhay. Para kang nasa Europe eh. Parang Europe type yung lugar ng Batanes talaga. Bohol. Ito naman yung may mga white sand beach, tapos yung mga magagandang corals, diba? Sa Central Visayas. Bawat island talaga sa kanila meron talagang ano talaga, meron talaga na itatagong likas-yaman. Tsaka talaga, pag pinipreserve mo talaga yung isang probinsya, kahit hindi mo na kailangan pa na ano eh, diba? Basta ma-preserve mo lang yung ganda ng probinsya, makaka-attract ka talaga ng mga turista. Hindi lang mga local, hindi mga international tourists, diba? Kumbaga, magkakaroon din ng, magbubukas din ng panibagong trabaho sa mga residente talaga ng Bohol. Hindi lang sa Bohol, kundi iba't ibang mga probinsya dito sa bansa. Nice. Pinipreserve talaga nila yung kanilang forest. Kaya tingnan nyo, napakabuhay pa talaga ng ano nila. Kabundukan talaga nila. Chocolate Hills. Talagang buhay na buhay talaga. Ang maganda kasi sa chocolate fish, diba? Tama ba kapag tag-ulan or ano, diba? Rainy season talaga. Nagiging green talaga yung mga ano nila. Pag summer, brown. Ito dapat yung mga historical landmark talaga na ano, diba? Or mga likas-yaman talaga na dapat preserve, na hindi dapat kabayaan.
para sa susunod ng mga henerasyon may kita pa to, diba? Mga pala, ito, Palawan. Ang Palawan ay sikat sa mga rock formation. Pati sa mga white sand beach nila, diba? Sa mga blue lagoons nila. At saka yung new Seven Wonders of Nature, yung kanilang underground river, di ba? Nice, ang ganito. Ito yung mga parang, hindi ko alam kung lulagyan ba yung sinasabi. Sa kurang ba na matatagpuan niya? Please message me dun sa akin comment section kung tama yung anak ko. Kung sa Coron or sa Puerto Princesa. Ayan yung mga rock formation, di ba? Parang alam niyo sa movie ng mga ano, ng mga like Jurassic Park, di ba? Parang hindi siya nagkakalayo sa ano, sa Halong Bay ng Vietnam. Sunset nila. Talaga nakaka-refreshing talaga. Nakaka-relax talaga dun. Ang Siargao naman, di ba? Siargao ay isa sa surfing capital of the Philippines. Yung white sand beach nila, sobrang ganda. Kaya hindi na ako magtataka kahit mga international tourists, diba? Local tourists, talagang ginadayo talaga yung Siargao. Kasi doon sa mga ano pa lang nila, diba? Doon sa island pa lang nila, diba? Yung ampas talaga ng alon. Kumbaga na-attack din yung mga international tourists, diba? Yung mga marunong mag-surfing, diba? Talagang sobrang napipreserve talaga nila yung lugar nila, yung kanilang likasya. At saka sana, diba, sa darating ng mga panahon, huwag naman natin sana hayaan din na unti-unti nasisira yung likasya nila natin. Kasi ito na lang yung parang ano natin, diba, yung parang mamalaki sa buong mundo niya. Ay, meron tayong ganito. Nice. Ang ganda ng sunset. Kalanggaman Island. Ito yung may mahabang ano yata ang white sand beach, di ba yung talagang ano, pwede paglotay talaga. Makikita mo talaga yung white sand ano talaga. Talagang pang-international talaga yung mga island talaga natin dito sa Pilipinas. Ang daming pwedeng pagpilian. Kung if ever na magta-travel tayo, ano, di ba? Kung pwede na ulit mag-travel, ang dami natin pwedeng puntahan. Hindi tayo magsasawa talaga na mamili kasi ang dami sa North, sa Luzon, Visayas, sa Mindanao, talaga ang dami talaga natin pwedeng puntahan. Tapos yung dagat nila, naghahalo yung green at saka yung green na talaga. Tapos samahan mo pa ng white sand beach, diba?
yung white sand talaga yung talaga nakakapag-attack talaga sa mga police. Yung pinong-pino tsaka puting buhangin talaga ng mga island dito sa atin. Marami ka talagang option na pwedeng puntahan. Yung sinasabi ko sa inyo na parang sobrang haba na ilang white sand. Talagang buhay na buhay talaga yung likas yaman talaga sa Kalanggaman Island. Ito, ang Boracay Island naman, di ba? 2018 nang ipasara ang Boracay, di alam naman natin na napaka-sisful na talaga siya. Tsaka hindi ba yung parang napabayaan siya ng ilang tao dahil sa sobrang dagsa ng mga turista. Kumbaga hindi na natin nakikita yung ganda talaga ng island talaga ng Boracay. So tama lang talaga na na-rehabilitation siya ng 6 months para bumalik ulit yung ganda niya. Kaya ngayon tingnan nyo tayo rin ang nag-benefits sa ganda ng Boracay ngayon. Talaga makikita mo na talaga yung ilalim talaga sa sobrang lino talaga at sobrang ano talaga. Napaka crystal water talaga ng tubig talaga sa Boracay. Kaya hindi na rin magtataka talaga na international talaga. Lagi siyang nakakuha ng award sa mga international tourist award. Lagi siyang nakakapasok. At isa sa pinaka dinarayo talaga dito sa Southeast Asia yung Boracay. Ng mga international tourists. Tingnan nyo, sobrang green talaga ng ano ng dagat. Kaya ibig sabihin na kapag ganyan klase yung ano niya, yung kulay at saka yung ano niya, ibig sabihin hindi na siya totally napapabayaan kasi na aalaga na siya ng mabuti, hindi katulad noon, di ba? May mga parang lumot na kulay green, di ba? Sa mga dalampasigan niya talaga. Kumbaga hindi mo na nai-enjoy kasi nakikita mo, parang naliligo ka na lang talaga sa sumi. Pero mga ito yung napakaganda. Pati rin yung sunset na yun. Mountain Province, ito naman yung diba kung mahilig kayo talaga sa mga ano diba sa pag yan sa mga pag-akit ng mga bundok diba talaga makikita mo mapakikita mo pa rin talaga yung mga gawa ng mga ninuno natin katulad ng mga rice terraces. Yung green field nila. Yung mga falls nila, di ba? Kung swak lang talaga sa budget ninyo, di ba? Pwede naman kayo pumunta din ng north. Maraming pwedeng puntahan like Baguio, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Cagayan,
ano pa ba? La Union, Pangasinan, Batang, ano pa ba? Nueva Ecija. Marami din pwedeng puntahan sa North. Tsaka may mga iba't ibang klase talaga sila na talaga na mga tourist attraction talaga sa kanila. Ang Mountain Province din ang isa sa pinaka pinagkukunan din ng pagkain ng Metro Manila, di ba? Katulad ng rice, tsaka mga vegetables, di ba? Mga gulay, sari-saring gulay. Kasi napakataba at tsaka napakataba ng lupa nila na pwede mong pagsakahan at tsaka pagtanim ng kanilang mga gulay. Dahil sa sobrang taba ng lupa rin nila. Pati yung clean kasi nila na akma talaga dun sa lugar nila. Nice. Okay. Kaya hindi na rin ako magtataka kung ako every time na pag nag-travel kami pinaka talaga na ano ko talaga pinaka talagang gustong-gusto lagi na pinapupuntahan. It's either Ilocos North, Ilocos Sur, La Union, yan. Kasi alam kong, kasi, di ba, may mga kanya-kanya, kasi tayong mga, ano eh, ng mga tawag na yung mga gusto na pwede, na parang kampante ka, at saka parang, ang, yung loob mo, di ba, parang, ay, gusto ko to ulit balikan, di ba, gano'n. Kaya, hopefully, lahat ng mga lugar na yun mapuntahan ko at mapuntahan nyo rin. Okay, anyway, guys, dito nagtatapos ang ating video. Kung bago lang kayo sa akin channel, huwag niyong kalimutang i-like, i-subscribe, at pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na video. And hanggang sa muli, salamat sa panonood and God bless sa ating lahat. And thanks for watching!